Abay, mukhang may bagong legal na move nga sa NBA na ginawa netong Blazers rookie. Pero bago natin yan pag-usapan ay eto muna ang update sa kalunsugan na tilt ni Stephen Curry. Dahil binalita nga sa atin kanina umaga ni Woj na ito nga daw si Steph Curry is respected to return to the Warriors sometime next week. At mga idol, matapos nga yan ay latest update sa atin ni Chris Haynes ng target date nga daw ng pagbalik ni Stephen Curry sa Golden State Warriors ay against nga sa team ng Los Angeles Lakers sa Linggo or sa Lunes nga sa atin. Napaga nga ng kaunti ang naging pagbalik ni Stephen Curry at mukha nga napabilis ang progreso ng kanyang pagre-rehab at ready na nga siya bumalik at papalik na nga daw mga idol sa Linggo. Kapag naging malinis nga daw at wala lang setback pang nakuha itong si Stephen Curry sa kanyang patuloy na pagre-rehab. So talaga namang on time na on time ang pagbalik na ito ni Steph. Ngayon nga ang team ng Golden State Warriors is catching a momentum late this season. Ngayon nga ay meron na silang 4-game winning streak and currently number 5 sa Western Conference, game behind lamang sa Phoenix para nga sa 4th seed. Tapos babalik pa si Stephen Curry na alam naman siguro natin kung ano ang madadala niya sa team ng Golden State. So a perfect return para kay Stephen Curry ngayong patapos na rin ang season. Mukhang ang mag-uumpisa ng bag-ingay ang team ng Golden State and who knows, baka umangat pa nga sila dito sa Western Conference. And in time din mga idol para nga sa playoffs. Ilang games para nga medyo maging mainit at makakuha ni Stephen Curry ang kanyang rhythm before heading to the 2023 playoffs para nga i-defend ang kanilang NBA title. Anyways, ngayon ay pag-usapan nga rin natin ang saglit ang naging payag ni Anthony Edwards na nagpahanga nga sa maraming NBA fans. Sabi ni Edwards, if the other team has a premier guard, I want that matchup. We need more of that, the best players guarding the best. So yan ang mentality ni Anthony Edwards mga idol na kapag meron nga daw magaling na gwardiya sa kabilang team, gusto niya siya ang babantay, siya ang tatao. Kumbaga mga idol, yung ginagawa dati na itong nila Michael Jordan, nila Kobe Bryant at early nga din sa karir ni LeBron James na sila nga talaga mga idol ang bumabantay sa mga magagaling na player ng kabilang team. Dahil they have pride mga idol sa kanilang ang depensa. Dahil iba na nga daw kasi ngayon mga idol, iba na ang uso ngayon. Ang mga best players mga idol, ang mga superstar ay pinapahinga nga sa depensa. Kakaunti na nga lang ang mga masasabi nating superstars na bumabantay pa rin on the other end. Kaya naman napakagandang mentality nga daw nito para sa isang very young player na si Anthony Edwards. Ibinabalik niya nga daw sa NBA ang old school mentality na talaga namang magandang makita. Anyways, ngayon ay pag-usapan na natin ang ginawa netong Blazers rookie na kung saan sinabi ng mga NBA fans, legal na ba nga itong move na ito? Well, sa fast break kasi mga idol, eto nga si Shadon Sharpe ay hindi lamang isang violation ang nakuha. Dalawang violation nga mga idol ang kanyang ginawa. Pero ang referee ay tinitingnan lang siya mga idol. Nag-carrying violation ng mga idol, discontinued dribble, tapos nag-traveling pa. Tapos parang ang walang nakita itong referee. Kaya naman ang tanong ng NBA fans, legal na ba ito sa NBA? Marami na nga daw kasi silang nakikita na mga ganitong move. Marami na daw mga NBA player na patuloy nga itong ginagawa at hindi nga tinatawagan ng mga referee. Pero anyways nga mga idol, ano ang masasabi nyo dito sa mga NBA players na nakaka-get away nga ng mga traveling carrying violation na parang hindi nga tinatawagan ng mga referee?